magandang araw mga kaibigan. At sa video na to, isa na namang sharing tungkol naman ito sa aircon. Ayan, kayo ba yung may problema sa mga aircon ng inyong sasakyan? So, syempre, isishare ko lang po ito base dun sa kung paano ginawa yung sa akin. Ang sa akin kasi dito, nagpalit ako ng bagong compressor dahil mahina na nga ang compressor. So, kapag ang compressor nyo, feeling nyo ay mahina na, mahina yung aircon nyo at may duda kayo compressor ang tama. Pa-check up nyo sa mga magagaling sa aircon. Marami yan, no? Pero dun kayo sa pinaka mapagkakatiwalaan. Okay, so dito naman sa case natin, ang naging problema niya, kahit na nagpalit tayo ng surplus lang yung compressor natin, pero alam nyo naman kapag ano, aircon ng Honda, ang lamig ng aircon ng Honda. Yung nabili kasi natin ay surplus din na Honda din siya, although pwede rin mapalitan kasi yung compressor na maging Mitsubishi, ganun. Pwede daw, sabi nung ating pinagkakatiwala ang magaling dun sa aircon ng ating sasakyan. Okay? Kaso ang naging problema, malamig ang aircon, kapag nakasindi siya, kahit number 2 lang, di ba magdadrive ka. Kaso pagdating mo sa mga bumper to bumper o yung medyo mahihinto ka, kailangan mo talagang mag full stop, tapos nakadika dahil automatic nga yung sasakyan natin. Ayan, automatic po tayo. Tapos nakadika, ang mangyayari, namamatayan tayo ng makina. So ano nga yung possible na problema? Meron silang nilagay. Ayan, meron silang nilagay. At papakita ko yun sa inyo ngayon. Let's go! So, ayan, ito, nandito tayo ulit sa makina ng ating sasakyan, mga kaibigan. Ang nilagay po nila ay ito. Ayan. Idle up. Sabi sa akin, idle up. Kasi, makakatulong daw yan, lalo na kapag nakasindi yung aircon. Ayan. So, sa mga mekaniko dyan, saka sa mga samagagaling sa aircon, alam na alam nila yan. Yan yung nilagay nila. Okay, dahil yung sasakyan daw natin ay sobrang baba ng minor. At may kasama pa nun na nanginginig yung ating sasakyan. May kasamang panginginig ngayon na wala na lahat yon kapag naka-D. Okay? So, try natin isindi yung aircon. Makikita nyo yung pagbabago dun sa kondisyon ng makina. AC on. Ayan. Kita na rin, diba? Nag-iba na yung sa number 2 lang natin. Ayan. Kasi nakasindi na yung aircon. Walang problema yung mga motor natin. Parehong gumagana. Yun, no? Nakakatulong daw siya sa pagbuga din ng hangin. Ayan, sabi sa akin dun sa although hindi ko talaga lahat ay masyadong maintindihan. Ayan, so kung naranasan niyo yung parehong problemang ito, tinignan din yung spark plug actually. Pero yung spark plug ng sasakyan natin is maayos pa. Puti pa. Ayan, hindi ba daw itim? Pag itim na yung yung parang sunog, yun kailangan ng palitan. So, dito yung mga spark plug natin. So, idle up. Idle up ang problema. Ayan, check natin ngayon. Okay, so ang lamig. Ang lamig dito guys, sa loob ng sasakyan natin. Number 2 pa lang. No, number 2 okay na yan, malamig na talaga yan. So dati, ayan na, okay. So automatic, brake muna. Dati, kapag nilagay natin yan sa D, okay, reverse, neutral, drive. Pag nilagay natin dyan sa D, dati, ang makina natin nanginginig yan. Nanginginig yung sasakyan natin na parang namamatayan. Lumalabas pa yung battery doon kasi nga mamamatay na siya. Ayun, ganun pag naka-D. O, tignan niyo naman, o. Tapos o, medyo ilakad natin ng konti, ha. Oh. Stop. Ayun, dati pag naka-aircon 'yan, ha, automatic gumaganon siya. O, ngayon, reverse natin, balik natin.
Ayan, okay? Park. Okay? So, sana po ay nakatulong, no, ang lamig ng aircon. Okay na okay ang mga aircon ng Honda, kahit surplus lang. Imagine surplus lang to, nakamura ako. Actually, to tell you honestly, magkano ko to binili, yung aircon na to, nasa ano lang. Siguro kung pati labor na umabot lang ng 10K. Ayan, 10,000 lang. Kasama na yung labor at iba pang mga marami pa siyang na-check, no? Yung aming nag-aircon dito sa mga Korea Kuryente kasi magaling yun sa pagpapagawa ng mga aircon ng mga sasakyan na yan, no? Ako, wala ka kasi na po ha, hindi kasi ako expert dito, pero sabi ko nga sa inyo, isa itong sharing, ayan, na possible baka mababa din yung ano, yung minor ng inyong mga sasakyan, lalo na yan kung automatic kapag naka-AC siya. So, try nyo din. Baka ito yung problema ng inyong sasakyan. Sana po ay nakatulong ito. Okay? Pag may tanong, comment lang kayo dyan sa baba. At kapag meron tayong iba pa, kasi parang project car natin talaga itong si Kapa eh. Pag meron pa tayong mga kung ano-ano pang pinapagawa dito, pinapa-upgrade natin yung sasakyan para lalong tumagal. Ah, alam nyo naman, JDM number one, diba? I-share ko sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po ha. Saludo po sa lahat ng mga nanonood sa atin. At sa lahat ng mga frontliners. Ayun, hanggang ngayon na frontliners pa rin. Lahat ng frontliners na nakikibaka pa rin sa COVID. Ayun. Uy, stay safe. God bless.